Mga pinaka-weirdong imbensyon sa Japan, pero tiyak na mapapakinabangan. Chopsticks fun. Yun bang natatakam ka ng kumain ng ramen, ngunit ito'y napakainit. Ang perfect solution lamang dyan ay ang pagkakaroon ng chopsticks na may fan sa dulo. Pero ang tanong, marunong ka na bang mag-chopsticks? No! Lipstick guide. Ang paglalagay ng lipstick na walang gamit na salamin ay mahirap at maaaring ito ay lumagpa sa iyong lip line. Pero sa tulong ng lipstick guide ay mapapanatili ang tamang pagsunod sa guhit o hugis ng iyong mga labi. Kaya lang, kung ang hugis ng iyong mga labi ay di katulad sa outline na idinesenyo, maaaring hindi ito magiging epektibo o magagamit ng maayos para sa iyo. Sa madaling salita, ay hindi ito angkop para sa lahat. Baby Daddy Milk. Di talaga may tatanggi na pagdating sa pagpapadede ay ang ina ang gagawa lalo pat breastfeed. Kaya para makatulong sa asawa ay nag-invento sila gamit ang dalawang plastic bottle na hugis dede at nilalagyan ng gatas ng ina. What? Sa ganitong paraan ay mararanasan din ng ama ang pagpapadede sa anak niya. Hindi, wow. Lap pillow. Kakaiba naman ang unan meron ang lalaking ito. Inihalin tulad ang disenyo sa paa ng babae na tila nakaluhod at may sapat na espasyo para ihiga ang kanyang ulo. Sana all. Airbath Pillow Smartphone Holder. Ang mga Hapon ay mahilig maligo at ang iba ay ginagawa ito araw-araw. Bahagi ng kanilang kultura ang mag-relax sa hot bathtub pagkatapos ng mahabang araw. Sa kadahilan ng matagal sila matapos maligo, ay may rason kung bakit na-invento nila ang pillow smartphone holder. Sa ganitong paraan, hindi mababasa ang kanilang telepono habang nag-i-scroll sa Instagram o nanonood ng video sa YouTube habang nagre-relax. Bubble Push Poppers. Ang mga Hapon pala ang nakadiscover ng laruang ito. Naging tanyag dahil sa pagtulong sa mga taong di mapalagay, lalo na kung sila ay may autism o ADHD. Maaari ring ibigay sa mga bata bilang laruan upang mapanatili silang abala o busy. Drip Umbrella. Sa mga normal na payong ay hindi 100% mapoprotektahan ang iyong katawan mula sa basa ng ulan at minsan pa nga ay babaliktad ito kapag may malakas na hangin. Pero ibahin niyo ang drape umbrella. Idinisenyo ito para maprotektahan ang buong katawan mula ulo hanggang paa. USB-powered paper cup warmer. Simple, ngunit epektibo para matulungan kang maibsan ang lamig, lalo na tuwing winter. Ang semi-transparent cup ay maaaring ikabit sa isang USB-enabled device para sa pag-init nito. Pwedeng ikonekta sa iyong computer o di naman kayay sa iyong kotse para sa mahabang road trips. Kayang panatilihin ang init hanggang 4 na oras. At kapag naabot na nito ang ideal na temperatura, hihinto ang init para hindi masyadong mainit kapag iinumin mo na ang iyong kape. Magandang regalo ito para sa mga taong bumibili ng kape sa mga coffee shops. Burger Eating Napkin Shield. Aminin na natin, hindi talaga kaakit-akit tignan kapag tayo ay kumakain ng hamburger. Kaya sa tulong ng paper shield ay di na makikita o mapapansin na ikaw ay kumakain. What? Para ka lang nakaupo habang umingiti dahil saan yun na tila mukha ng tao. Book-shaped pillow. Para sa mga workaholic at mag-aaral dyan, pwede na kayo magdala ng unan na magaan lang dalhin at magagamit mo tuwing break time. Hindi naman ito mapapansin na unan dahil saan yun na tila libro. Kapag gagamitin mo na, parang nakatulog ka lang sa kalagitnaan ng iyong pag-aaral. Eyedropper funnels. Nahihirapan ka bang gumamit ng eyedrops? Well, pwede ito sa'yo. Sa pamamagitan ng eyedrop funnel, ay didiretso sa iyong mata ang gamot na iyong ipapatak at walang masasayang. Okay. A hand chopper. Sa pagluluto minsan, tayo ay nasusugatan dahil sa paghihiwa ng mga gulay. Upang maiwasan, lumikha ang mga Hapon ng hand chopper. Tila isang kamay na kayang hawakan ang anumang kailangan mong hiwain at mayroong espasyo sa pagitan ng iyong tunay na kamay at ng kutsilyo. Umbrella tie. Sabi nga nila, dapat tayo ay laging handa. Katulad na lamang ng lalaking ito na di mo aakalain na ang kanyang necktie ay payong din pala. Ha? Nagpapakita lang na pinaghahandaan niya ang posibleng pag-ulan. Hindi, wow. Tissue above head. Kapag ka nga naman sinisipon ka, ay tila walang katapusang paggamit ng tissue. Dahil dito, naimbento ng mga Japanese ang ganitong bagay. Para sa paggamit nito, ay ipapatong mo lang ang tissue sa iyong ulo at kung kailangan mo nang gamitin, ay iyo lamang hihilain. Yun nga lang, makukuha mo talaga ang atensyon ng ibang tao at masasabi nilang may sakit ka. Head support. Di maiiwasan na tayo ay aantukin dahil sa haba ng oras na ginugol natin sa trabaho. Kaya sa tulong ng bagay na ito ay magbibigay ng suporta sa iyong ulo at para di tuluyang makatulog. Nasa kultura pa naman ng mga Japanese na kinakailangang maging masipag at masigla sa kabila ng mga pressure sa trabaho. Ear enhancer. Kakaiba naman ang ear enhancer na ito. Gamit ang mga mangkok na ikakabit sa headband, ay maaari ka nang makarinig ng maayos. Ito ay nagpapaalala sa ear enhancer ng mga taong hirap sa pandinig noong Victorian era. Umbrella rack has lock and key. Karaniwan sa mga Hapon, ang umbrella racks na makikita kadalasan sa mga groceries o shopping centers. Pero mas kakaiba ang rack na ito dahil may sariling kandado at susi. Sa pamamagitan nito, ay panatag kang iwanan ang iyong payong dahil hindi ito basta-basta makukuha ninuman.
Taet Voice Training Silent Karaoke Mic. Sa pamamagitan ng silent karaoke mic ay mas lalo pang mapa-improve ang iyong pagkanta. Ginagamit ito ng ilan sa Japan para sa pagsasanay at voice exercises. Di lamang yan, nakakatulong daw kasi na maibsan ang stress, mababawasan ang iyong timbang at mapabuti ang iyong kalusugan. Kaya siya tinawag na otaet sa Japanese na ibig sabihin song diet. Ang maganda pa nito ay nakamute ang microphone at binabawasan ang tunog ng up to 70% upang hindi marinig ng mga kapitbahay ang iyong pagbirit. Kaya kung ikaw ay sintunado, ay wala kang ikakabahala. Swak din sa mga taong nakatira na may kasamang roommate o sa apartment. Aircool Shoes. Napapawisan ba ang iyong mga paa at nagkakaroon ng amoy? May solusyon ang mga hapon dyan. Sa pamamagitan ng Hydrotech Aircool Shoes ay mahahanginan at maaliwalas ang pakiramdam ng iyong mga paa kahit na panahon ng summer. Okay. Mayroong anim na iba't ibang butas o lagusan na tumutulong sa pagpapalabas ng moisture. USB Head Cooler. Isang USB-powered gadget na nagpapalamig sa ulo hanggang 10 degrees gamit ang isang thermal plate. Lumikha ang bansang Japan nito dahil sa pagkakaroon ng matinding init tuwing summer season. At disadvantage para sa mga lalaking kailangan magsuot ng long-sleeve business attire kapag papasok sa trabaho. Maaari itong isuot sa iyong leeg o sa iyong braso. Funicky Glasses Digital Eyewear. Kumukonekta ang Funicky Glasses sa iyong smartphone sa pamamagitan ng Bluetooth at nagpa-flash kapag may notifications na darating. Sa ganitong paraan, hindi mo kailangan bantayan palagi ang iyong smartphone sa lahat ng oras. Ang kailangan lang ay isuot mo ito buong araw. Sakeboard Anger Management Shouting Jar. Gusto mong sumigaw ngunit ikaw ay nahihiya baka marinig ng kapitbahay? Sagot yan ng Sakeboard Anger Management Shouting Jar. Pwede mong ilabas ang iyong galit sa pamamagitan ng pagsigaw hanggat gusto mo. Idinisenyo ang Sakeboard upang i-absorb, i-mute at bawasan ang tunog ng 1/3 sa orihinal na tunog nito. Gawa sa ceramic at makintab na maaari lamang punasan para sa susunod na kakailanganin mo. Pwede din itong gamitin kapag ikaw ay manunood ng sports habang sumisigaw na hindi makaabala sa iyong mga kapitbahay. Bestseller pa nga ang produktong ito sa Japan. Necktie that holds everything. Ang mga negosyanteng Hapon ay kinakailangan talaga nilang magsuot ng suit at tie tuwing pupunta sila sa trabaho araw-araw. Para di na kailangan magdala pa ng wallet, ay lumikha sila ng necktie na may mga bulsa sa likurang bahagi nito. Mailalagay mo ang iyong ATM, IDs at iba pa. Nakakahiya nga lang kung ito ay babaliktad dahil makikita kung ano ang laman ng iyong necktie. Battle Scratch Shirt. Yung bang kating-kating ka na sa iyong likod pero hirap kang abutin ito? At kung magpapakamot ka naman sa iyong pamilya o kaibigan, ay di rin nila eksaktong mahanap. Worries no more. Dahil sa tulong ng Battle Scratch Shirt at guide nito, ay agad na mahanap ang kati sa iyong likod. Yun nga lang, ay di ito masyadong praktikal. Hindi mo rin kasi alam kung kailan ka mangangati at kailangan mo rin magbihis araw-araw. Umbrella Shoes. Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang videong ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Okay. May ilang mga babae na sensitibo pagdating sa kanilang mga sapatos at ayaw na mabasa ito sa ulan dahil maaring masira ang leather. Para maiwasan, ay gumawa sila ng payong na maliliit para ikabit sa sapatos. Alin sa mga imbensyong ito ang higit na nagpabilib sa iyo? Pag-usapan natin yan sa comment section.